Last hero mo na, yeah, no? Exactly. Kung sakaling may natalyo na ipi-cute yun, si kuha sila ng mga jumper na hindi pa din yung podcast kahit mayroon natalyo. Unfortunately, it wasn't the case. Ito yung nakita natin si, nakita natin na pinupuruan na ganun TNC, halos lahat ng part na mapa. Yung Bren, ang pinakahinga lang nila, yung sayang kill na yun, but yung Bren, pinakahinga na lang nila is bottom lane. Kaso madali lang din magsagot yan ng TNC in the end. Laging naka-forward dito yung mga members ng TNC para hindi makapag-farm. Ito si Lord Malik. Tapos parang si Bentings din, nakaredy din siya lagi ko sa kung sinong pwedeng i-eat siya against Brent for everything. Pero tama eh, kumbaga yung Brent dito, hindi sila nakahinga in a way. Tapos yung pinakapahinga naman sa akin, nakapahinga nilang game. Eh, nahirapan din, kumbaga. Trade din eventually. Kumbaga na, trade din agad. And yung idea nga na, oo nga, kasi makagangailing. Kasi first pick nga ng TNC was yung hero ni SCCYZ. So, hindi talaga necessary na, or hindi naman sa hindi necessary, sorry po po. Kumbaga parang pwede sana na sa susunod na. Pero wala eh, sobrang effective talaga nga ginawa ng TNC nung sa time na yun. Wala mo na lang, hindi naman siya about like Brent Esports, you know, hindi siya nakapag-win of nature sa time na mas magkatingin sila. And then, syempre, may tulong na rin. Kahit pa namatay doon yung Natalia, syempre, masaya na siya doon sa trade-off. Ginawa niya lahat. And by the way, si Yasuo, nakita niyo yung flicker na yun, maganda yung kanyang fadeaway at na-outplay niya rin doon si Yeling. Wala na rin kasi depensa. You have to give it to TNC, lagi nilang pinapwersa yung Tempest of Blades ni Lord Malik. Kaya naman sa mga crucial na team fight,